Halo mga bata! Ano si Andrea? Ano ba yung man si Ariana? At kami ang makakasama ninyo sa Bible, Kids, Patrol! Ako na yun, bagong lahat! Ano ba ang Bible, Kids, Patrol? Magandang tanong yan, Ate Ana. Ang Bible, Kids, Patrol ay ginawa ng maraming bata. Ako ba ito tungkol sa Biblia? Kahit na nasa bahay lang sila. At hindi lang yun. Para mabigyan din sila ng payo na hapos sa Biblia sa payo kailangan nila ng Diyos. Wow! Ano ba yan? Para pala tayong mga kulit na magbibigay solusyon pero ang sagot ay nakikita sa Biblia. Tama yun, Andrea. Pero hindi lang yun. Meron din tayong kantahan, palaro at activity na gagawin. May makakasama rin tayong mga ate at kuya. Ito na kayo. Grabe, sobrang namimiss ko na kayo. Ang tagal na natin hindi nagkikita. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Kahit may nararanasan tayong pandemic. Alam nyo ba, sobrang saya ko ngayong bakasyon. Kasi buong araw, puro laro lang ang ginagawa ko. Laro sa umaga, laro sa hapon, at bago matulog, ay laro pa rin. Minsan nga ay inaabot ako ng hating gabi dahil sa paglalaro. Ang dami ko nang game sa tablet ko eh. Kapag nakita tayo, tuturo ko sa inyo yung mga bago kong laro. Tiyak ako na magugustuhan nyo ito. Masaya ako sa mga nilalaro ko. Pero may problema din ako. Noong isang araw, kinausap ako nila mami at daddy. Dahil puro laro lang daw ang ginagawa ko. At hindi nakakatulong sa gawaing bahay. Maaari niyo ba akong tulungan kung paano gamitin ang oras ko ng tama? Isang bata kasi pa ako, normal lang na naglalaro siya. Pero hindi dapat itong maging dahilan para hindi na siya makatulong sa gawaing bahay o magbigay ng oras sa mahalagang bagay. Sabi nga sa Biblia na matatagpuan sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, may oras na makatakda sa lahat ng gawain dito sa mundo. Maraming mga bagay na pinagtutuunan natin ng oras, lalo na yung mga hindi mahalagang bagay. Hindi ko sinasabi na mali ang paglalaro ni Paco, pero nagiging mali lang ito pag puro yun na lang ang ginagawa niya at hindi na siya nakakatulong sa gawaing bahay o nakapagbigay ng oras sa mga mas importanteng bagay. Ang maipapayo ko sa kanya, pwede siyang gumawa ng checklist kagaya ng ginawa ko. Adam, pwede mo pong pakiabot sa akin yung papel na nakalagay dun sa ibabaw? Wait lang po, Ate Sid. Salamat, Adam. Ito yung ginawa kong example ng checklist. Nakasulat dito kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin sa buong maghapon. Umpisahan natin sa umaga. Kasama na dyan ang pagpe-pray, paghihilamos, pag-toothbrush, maging ang pagpapalit ng damit. Kasunod na ang mga bagay na kailangan gawin sa maghapon. Maganda na magkaroon tayo ng ganitong checklist para hindi natin masayang ang ating oras. Mga co-patrol, pwede rin kayong gumawa ng checklist na kagaya nito. Kung hindi kayo marunong, ay maaari kayong magpatulong kanina nanay, tatay, ate o kuya o kung sino mang nakakatanda na kasama niyo sa bahay. Dahil natin ang napag-aralan natin kanta para maituro natin ito sa ating mga kaibigan o kapatid. Tara, co-patrol, tumayo tayong lahat! Praise Him in the morning, praise Him in the noontime.
kung gusto niyong magpadala ng sulat tungkol sa gusto niyong sabihin o ikwento, ay maaari kayong magpadala ng message sa aming Facebook account. Maraming salamat, Go Patrol! Hanggang sa susunod na linggo! Paalam! Hi, Go Patrol! Ako ulit, si Ate Sid. Ngayon ay matututo ulit tayo ng panibagong kanta. Ready na ba kayo? Okay! Ang pamagat ng awit natin sa araw na ito ay Praise Him, All Ye Little Children. Pero bago natin awitin ang kanta, pag-aralan muna natin ang mga lyrics nito. Ang sabi, praise Him, All Ye Little Children. God is love, God is love. Uulitin natin ito ng dalawang ulit. Okay ba mga Co-Patrol? Tara, awitin natin ang kanta na may kasamang tugtog at action na ituturo sa atin ang ating mga Co-Patrol. Dami ng tubig gamit yung baso. Tapos, tsaka ka mag-toothbrush. How to? Wow, Co-Patrol! Ang ganda ng bagong kanta natin na tutunan. Tama, Co-Patrol! At sa susunod, marami pa tayong matutunan ng mga bagong kanta. Ay, ako nga pala. May nagpadala ng sulat mula sa aking kusina. Mula sa isa na Patrol, ikaw, ikaw lang. Patrol, hindi tayo lahat, ha?
Haiko Patrol Emon! Ako nga pala si Betty. Masaya ako habang pinanunood kayo kasama ang Co-Patrol. May gusto sana akong ikwento sa inyo. Alam niyo ba, may sakit ako ngayon at matamlay. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng sakit. Madami naman ako kung kumain, lalo na kapag baboy ang ulam o kaya manok. Favorite ko kasi yun eh. Kaya lang, ayoko ng mga berdeng dahon na nakalagay sa ulam namin. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga gulay na yun. Basta ang alam ko, hindi sila masarap. Mas gusto ko pa kumain ng chichirya kaysa kumain ng mga gulay. Co-Patrol, ano ba ang magandang gawin para bumalik ulit yung sigla ko? Naku! Ano ba yung pwedeng itulong natin kay Betty? Hi, Co-Patrol! Hi, Alicine! Pinala nga pala akong merienda. Ito, pansit. Masarap yan kasi maraming kasamang gulay. Makakalam na natin kung anong sasabihin kay Betty. Co-Patrol, hindi pa kayo masaya sa dalang pansit? Masaya po kami, Alicine! Pero, pwede mo po ba kami tulungan tungkol sa problema ni Betty? Oo naman! Ano bang nakalagay sa sulat ni Betty? May sakit po kasi si Betty, Alicine. Marami po siyang kumain. Pero puro kami. Saka mas gusto niyang kumain ng chichirya kaysa sa gulay. Oo, Betty! Hindi tama ang hindi pagkain ng gulay. Gulay ang nagbibigay sa ating katawan ng sustansya para lumaki tayo malusog at malayo sa kumulong. Ay, may naalala pala akong kwento mula sa Biblia na pwedeng makatulong kay Betty. Buto si Haring Nebuchadnezzar kumuha ng mga bihag na Israelita. At dapat ito ay mga wago, matalino, malusog, priskumilos, at madaling turuan para maging karapat-dapat maging tagapag-inom ng hari. At isa pa sa inigutos niya ay pakainin sila at painumin ng kung ano ang kinakain ng hari. Ilan sa mga bihag na ito ay sila Daniel at ang kanyang kapatid. Pero, nabas siya si Daniel na hindi sila makain ng kagaya ng pagkain ng hari. Sa halip, ay sinabi niya na pakainin na lang sila ng ulo sa gulay at painumin ng tubig sa loob ng sampung araw. At napansin niya ng tagabantay na mas malulusog sila at mas masisigla kasi sa mga kumain ng pagkain ng hari. Wow! Ang ganda po pala ng epekto sa katawan natin ng pagkain ng gulay. Tama! Magiging lusog ang ating katawan kung kakain tayo ng tama. At dapat ingatan natin ang ating katawan dahil bigay sa ating ito ng Panginoon. Okay, sa calculator, 2 plus 2 ay mali po, Ate C. 2 plus 2 equals 4. Kapag tama ang nilagay natin na numbers, tama rin ang makukuha nating sagot. Pero pag mali ang nilagay natin ng numbers, malamang mali rin ang sagot nito. Kagaya rin sa ating katawan, kapag kumakain tayo ng pagkain, ay magiging malakas at malusog tayo. Pero, puro chichirya at hindi masustansya ang pagkain, ay madali tayong makapit ng sakit at germs. Thank you po, Ate Sid, at may natutunan ulit kami. Ayan, Betty! Dapat maging katulad tayo ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na piniling kumain ng gulay at uminom ng tubig. Tama kayo, Co-Patrol! Pero, Ate Sid, pwede ba makahingi ng pansit? Medyo nagugutom na kasi ako eh. Hey, Co-Patrol! Bago tayong kumain, may mag-awitan muna tayong lahat. Tara, Co-Patrol! Kumain tayong lahat! Children, God is love.
Yan ang tama. Yan ang tama. Yan ang tama. Nakakatuwa at magandang napag-aralan natin ngayong araw. Tama, Home Patrol. Kahit bata tayo ay hindi dapat tayong matakot kumain ng gulay dahil maganda ang naidudulot nito sa ating katawan. Kaya, Home Patrol, sana sa napanood natin ngayong araw ay magbigay inspirasyon sa inyo ito upang kumain ng masusustansyang pagkain. Para maalala natin ang ating napag-aralan, ay magkakaroon tayo ng games. Tara! What's that gulay? Hello mga Co-Patrol, ako ulit to, si Co-Patrol Ann. Marami na ba kayo natutunan sa lesson natin ngayon? Tungkol saan nga ba yung lesson natin ngayon? Tama, sa pagkain ng gulay. Gusto nyo bang maglaro tayo? Sige, ang lalaruin ulit natin ay... What's that gulay? Ilang gulay kaya ang mahuhulaan nyo sa ipapahula ko? Simulan na natin. What's that gulay? Alam nyo kaya itong unang picture? Kulay dilaw ito o orange kapag binuksan. Marami din itong buton na kulay puti. Alam nyo na? Kung ang sagot nyo ay kalabasa, tama kayo. Maganda ito sa mga mata natin. Maganda rin ito sa immune system para hindi tayo madaling dapuan ng sakit. What's that gulay? Itong pangalawa kaya masasagot nyo ulit? Kulay green ito, may mahaba nito, meron ding maikli. Meron nito sa pansit at sotanghon. Kung ang sagot nyo ay string beans, tama ulit kayo. Mayroon itong vitamin C at vitamin K. Maganda rin ito sa puso at sa tiyan natin. What's that gulay? Ang pangatlong gulay ay ginagamit nila nanay o ate kapag nagigisa. Tapos, nakakayak pa ito pag hinihiwa. Tama kayo. Ito ay sibuyas. Pero kahit na nakakaiyak ito, maganda ito pag masakit ang lalamunan natin. Maganda rin ito sa immune system. What's that gulay? Ito kayang pang-apat, mahuhulaan nyo ulit. Gulay to, kulay violet, tapos maraming buto sa loob. Makinis yung balat nito, tapos meron nitong pabilog at pahaba. Ano kaya ito? Kung ang sagot nyo ay talong, tama ulit kayo. Pinoprotektahan nito ang brain cells natin. Pinapanatili din ito ang buto natin na matibay at maganda ang balat natin. What's that gulay? At sa huling gulay, mahuhulaan nyo pa ulit to? Ito ay kulay green. Tulad ng talong, meron itong pabilog at pahaba. Pero, kulubot naman ang balat nito. Nahulaan nyo na ba? Hindi pa din? Ito yung huling clue. Mapait ito. Tama, ang palaya. Kahit na mapait ito, maganda ito sa ating buhok, balat at sa ating atay. Maganda rin ito para sa dugo natin. Ang saya ng laro natin. Nga pala, pwede kayong magpadala ng picture o maikling video habang nanonood ng Bible Kids Patrol para sa next episode mapasalamatan at makasama ka namin. Bukod dyan, pwede ka rin namin batiin kapag birthday mo.
isend lang sa amin ang inyong pangalan, picture, at birthday. Message mo kami dito sa aming Facebook account sa PCC Kids Edition o i-email mo kami sa BibleKidsPatrol@gmail.com. Hihintayin namin ang inyong message at email. Paalam! Maraming salamat sa pagsama sa aming Co-Patrol! Kung gusto niyong magpadala ng sulat sa mga gusto niyong sabihin o ikwento, ay maaari kayong magpadala ng message sa aming Facebook account. Maraming salamat, Co-Patrol! Hanggang sa susunod na linggo, paalam!